Hi, ako si Gino. At ito ang aking alaga na French Bulldog na si Julia. Unang-una, yung maintenance nila hindi ganun kalaki dahil maliit sila. Konti lang yung kinakain nilang food and hindi ganun kadami yung kanilang dinudumi. Pangalawa, hindi mo kailangan ng malaking space kung mag-aalaga ka lang ng French Bulldog. Food, usually, syempre, unang-una, dog food. Kung minsan, hinahaluan namin ng konting ulam, gulay, pero syempre, kailangan less salt. So, bawal sa kanya yung salt. At bawal sa kanya yung maraming betchin kasi maliit lang ang kidney ng aso. So, prone sila sa magkasakit sa bato o yung UTI. So, may tinatawag kaming first and second hit o yung tinatawag na pagreregla nila. May mga aso na nagreregla ng maaga nang wala pang isang taon. So, inire-recommend namin na more than one year or second hit ng cycle, dun sila i-breed. So, pwede rin na per cycle, yung first hit, kung more than one year old na sila. So, sa makatuwid, kailangan na mahigit 1 taon bago natin i-breed ang aso. Ang French Bulldog kasi, gaya na sinabi ko sa inyo, medyo expensive. So, ang French Bulldog ay hindi siya normal na nanganganak. So, kailangan siyang isisarian o tinatawag nating CS. Dadalhin mo siya sa vet. So, after ng CS, kung meron kang time, devoted ka ng time para magpalaki ng tuta, kailangan mo siyang i-guide. Hindi siya katulad ng mga regular dog na pag nanganak, pwede nating iwanan, kusang dumedede. So, kailangan siya ng tinatawag na welfare. So, dinadala namin siya sa, sa whelping department kung saan aalagaan sila na padedede yung mga puppy nila. Hanggang dumating sila doon sa punto na kumakain na yung puppy, which is, that is the time na pwede nating kunin yung puppy at siguro i-introduce doon sa may-ari o doon sa new owner o sa new parents. Yes, natetrain naman ang lahat ng aso. Yun nga lang, itong French Bulldog, medyo makulit sila, stubborn. So, you need patience para mag-train ng isang French Bulldog. Kailangan you are a professional handler or trainer para mag-train ng isang French Bulldog. So, kung mag-start ka mag-puppy ng French Bulldog, so depende sa gusto mong mangyari. So, if you want a standard French Bulldog, nagsisimula siya sa 100,000 pesos. So, merong dalawang klase ng French Bulldog, yung kulay natin. Isang standard color, and meron tayong tinatawag na fad color o yung mga dikulay na French Bulldog. So, yung mga dikulay, medyo mahal yan. Nag-range up siya ng mga 300,000 up to 2 million or more. Depende. Pero yung mga standard French Bulldog natin, it's cost 100,000, I think, to 300,000. Depende sa quality at ganda ng aso. So, may papayo ko dun sa mga bagong mag-aalaga ng aso, yung magiging new pet owner, ang hayop po ay parte ng buhay ng tao. Hindi po ito isang laruan na kapag binili natin at tayo ay nagsawa, itatapo natin sa isang tabi. Sila po ay may buhay, may pakiramdam, at nilikha din ng Panginoon. Kaya kailangan nating mahalin. I-invite ko po ang lahat ng ating manonood na bumisita dito sa SBK South PH para tignan ang ating mga new puppies na pwede naming i-release o pwedeng maging bagong miyembro ng inyong pamilya. Or visit nyo po ang aming Facebook page sa SBK South PH. At dito po ay tinutulungan namin na pumili ang mga kliyente o mga bagong gusto magkaroon ng aso at i-guide po natin kayo o tuturuan po natin kayo hanggang sila ay lumaki at mag-breed kung paano ang pag-aalaga ng tama sa kanila.